Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Miley. Tutulungan ko kayo na basahin at intindihin ang inyong mga modules. Tara, basahin na natin! Grade 1 MTB Module 2 Paggamit ng mga terminong pag-ugnay sa babasahin o aklat. Mga layunin. Pagkatapos ng gawaing pagkatuto na ito, ikaw ay inaasahan, number 1, magagamit ang mga salitang nagsasabi ng iba't ibang bahagi ng aklat. Number 2, mababasa ang mga salitang angkop sa unang baitang. Pagtalakay. Paggamit ng mga terminong kaugnay sa babasahin o aklat. Mahalagang malaman mo ang mga bahagi ng aklat upang magamit natin ito ng wasto. May mga bahagi ng aklat o libro na magagamit para sa iba't ibang hangarin. Ang aklat o libro ay may iba't ibang bahagi. Mahalagang makilala ang iba't ibang bahagi ng aklat upang ito ay magamit ng wasto. Narito pa ang ilan sa mga bahagi ng aklat. Number 1, pabalat. Ito ang matigas na bahagi at pinakatakip o damit ng aklat. Mababasa rito ang pangalan ng aklat, may akda o yung sumulat ng libro, at tagapaglimbag. Sino yung nag-publish? Number 2, talaan ng nilalaman. Makikita ang paksa at pahina ng bawat aralin. Paksa, ibig sabihin yung lesson ng bawat aralin. Number 3, katawan ng aklat. Mababasa ang mga aralin at mga pagsasanay. Number 4, talahulaganan. Ito ay talaan ng mga salitang binigyan ng kahulugan. Yung mga hindi mo naiintindihan sa loob ng aklat, maaari mong hanapin dito. Number 5, huling pabalat ng aklat. Ito rin ang nagsisilbing proteksyon ng isang aklat. Inaasahan ko na ang pagtalakay na ito ay baunin mo sa pagsasagawa ng mga gawain sa pagkatuto. Handa ka na ba? Gawin ang mga sumusunod na gawain upang mahasa ka sa kasanayang tinalakay. Unang gawain, iguhit ang bituin, star, kung tama ang pamamaraan ng pag-aalaga ng aklat, at tatsulok, triangle, kung mali. Number 1, lagyan ng takip na plastic ang libro upang hindi ito agad masira. Bituin, kung tama, tatsulok, kung mali. Number 2, gupitan ang ilang bahagi ng libro. Bituin, kung tama, tatsulok, kung mali. Number 3, hawakan ng maayos ang libro kapag ito ay gagamitin. Bituin, kung tama, tatsulok, kung mali. Number 4, sulatan ang takip ng libro. Bituin, kung tama, tatsulok, kung mali. Number 5, ingatan ng libro na huwag mabasa. Bituin, kung tama, tatsulok, kung mali. Pangalawang gawain, balikan muli ang pagtalakay. Kilalanin ang mga bahagi ng aklat ayon sa ipinakita sa larawan. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Number 1, anong bahagi ng aklat ito? Number 2, anong bahagi ng aklat ito? Number 3, anong bahagi ng aklat ito? Number 4, anong bahagi ng aklat ito? At number 5, anong bahagi ng aklat ito? Pagsusulit, basahin ang mga tanong at bilugan ang tamang sagot. Number 1, ito ay talaan ng mga salitang binigyan ng kahulugan. Ito mo titignan kapag hindi mayroon kang hindi naiintindihang salita sa loob ng aklat. Na A, pabalat. B, talahulugan. C, tala ng nilalaman. D, huling pabalat ng aklat. Number 2, ito ang matigas na bahagi at pinakatakip o damit ng aklat. Mababasa rito ang pangalan ng aklat, may akda o nagsulat, at tagapaglimba. A, pabalat. B, talahulugan.
C. Talaan ng nilalaman. D. Huling pabalat ng aklat. Number 3. Dito makikita ang paksa at pahina ng bawat aralin. A. Pabalat. B. Talahulugan. C. Talaan ng nilalaman. D. Huling pabalat ng aklat. Number 4. Mababasa ang mga aralin at mga pagsasanay. A. Katawan ng aklat. B. Talahulugan. C. Talaan ng nilalaman. O D. Pabalat. Number 5. Ito rin ang nagsisilbing proteksyon ng isang aklat. A. Pabalat. B. Talahulugan. C. Talaan ng nilalaman. D. Huling pabalat ng aklat. Pangwakas. Pagtambalin ng larawan na nasa hanay A sa salitang nasa hanay B. Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. Sa letter A, talahulugan. Alin sa mga larawan na ito ang talahulugan? Letter B, pabalat. Alin dito ang pabalat? Letter C, huling pabalat ng aklat. Alin dito ang huling pabalat ng aklat? Letter D, talaan. Letter E, katawan ng aklat. Kuha nyo ba ang araling ito, mga bata? Sa susunod naman, ako ulit si Teacher Mighty. Paalam!